Hello po mga ka-PTV, welcome back na naman po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga nakakagulat na revelasyon ng Santo Papa sa mga itinatagong mga sikreto ng simbahang Katolika na ikakagimbal ng lahat. Panoorin lamang po ito hanggang sa huli para maliwanagan ang lahat tungkol sa katotohanan ng sinabi niya. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para po mag-updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod niyo mapapakinggan walang halong pananakot kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Ang susunod na inyong mapapakinggan ay ang sinabi ng ating Santo Papa na si Pope Francis tungkol sa kanyang mga revelasyon na mga pagbabago ng simbahan sa mga utos ng Diyos. Ang video na naka-upload ay sa salitang Italian at may subtitle lamang na English. Kaya atin na lang pong itong i-translate into Tagalog. Pakinggan po natin. Sa mahal kong mga kapatid ng anak ng Diyos, excuse me kasi ako po ay nagsasalita gamit ang Italian. Pero kahit na Italian ang gamit ko at hindi English, ay nasa puso ang mensahe na nais kong iparating sa inyong lahat. Ako ay magiging tapat lamang sa inyo at ang susunod na aking babanggitin ay purong katotohanan lamang. Kailangan nyo kasing malaman ang mga bagay na matagal ng panahon na itinatago ko. Dalawang mga simple na alituntunin lamang. Una ay dapat nating seryosohin ang mga nakasaad sa Biblia. Pangalawa ay gawin nating may sariling interpretasyon ang mga laman nito. Parang mga kalangitan lamang. Kasi kung atin itong pagmasdan, kung maniwala kayo o hindi, ang katotohanan ay ito ay kulay bughaw. Kasi ito ang ating nakikita. Kaya ipapaliwanag ko pa sa inyo para mas lalo nyo itong maintindihan. Ang lahat ng mga nangyayari ay matatawag ko na isang prophetic. Alam ni Tony Palmer kung ano ang itinutukoy ko ngayon. Kamakailan lang ay aking napagtanto na napaka-insakto ng Biblia na magkakaroon ng isang pagtitipon para magkaisa para sa kapayapaan. Tama po, kapayapaan at siguridad. Pero sinabi din sa banal na aklat na pagkatapos noon ay ang biglaang pagkawasak. Pagkawasak dahil tayo ay namumuhay na sa mga huling araw o yung tinatawag na end times. Tayo ay namumuhay na para bang hindi na babalik si Jesus. Akala kasi natin tayo ay ligtas na. Pero mali ito kasi tayo ay nabulag, kahabag-habag at hubad sa lahat ng aspeto patungkol dito. Naglulungkot ako sa mga nangyayari at kahit sa aking sariling buhay at kahit sa paligid. Kasi dapat itigil na ng mga tao na tingalain ako o ilukap nyo ako. Kasi ang lahat ng ginagawa nyo ay maliligaw at tuluyan ng masusunog kayo sa impyerno. Kahit ang mga kabataan ay hinahalikan ako at nakikita ito ng mga magulang. Kaya kailangan talaga kayong sabihan ng katotohanan na mali itong mga ginagawa ninyo. Nahihiya akong sabihin sa inyo ito. Pero meron kasi akong tinatagong rason o agenda na linlangin kayo. Tama kayo na maganda talaga tingnan na magkaisa ang mga tao para sa isang one world religion. At dahil dito ay mas madali ko kayo imanipula na ipagawa sa inyo ang pagsamba sa akin. At dahil dito ay matatanggap nyo talaga ang kinakatakutan na marka ng hayop. Pero ayaw naman natin lahat ito. Kaya ang tangi lamang paraan para ito ay maiwasan ay alamin at isapuso kung sino ba talaga ang Diyos. Tama po, kailangan nyo ding aralin talaga ang mga salita ng Diyos, lalong-lalo na ang aklat ng Revelation at ang aklat ni Daniel. Dito kasi sa dalawang aklat na ito nakasaad kung ano ba talaga ang totoong simbahan ng Panginoon at ang nagkukunwaring simbahan ni Satanas. At kapag ito ay masapuso nyo
ay mahihirapan kayong malinlang at mawala sa landas. Kaya kung mayroong magsasabi sa inyo na dapat niyong puntahan ang lugar na ito kasi andun ang banal na Espiritu Santo, sabihin niyo ito. Pupunta lamang ako dyan kapag papanatilihin niyo ang utos ng Diyos tungkol sa Sabas. At ito ay sa Sabado, hindi sa Linggo. Ito ang mga katagang dapat mong makuha at maintindihan at sabihin sa kanila. At sasabihin naman ng mga taong lumapit sa iyo na ano naman ang mali sa pagpunta sa simbahan ng Linggo. Di naman kasi importante kung anong araw ka sasamba. Napaka-extreme mo naman. At dahil dito ay pagtatawanan kanila at tatawagan kanilang isang taong naniniwala sa pagkalabis-labis. Alam niyo ba na kami mga lider ng simbahang Katolika ay binago ang utos ng Diyos? Tinanggal kasi namin ang pangalawang utos, binago ang pang-apat, at hinati namin ang pang-sampung utos sa dalawa. Kaya nagmumukha talagang meron tayong sampung utos mula sa Diyos. Pero mali ito. Ito ang napakalaking sekreto na itinatago namin sa loob ng mahabang panahon at madami sa inyo ang hindi nakakaalam niyan. Kayo ay nalindlang sa aming mga nagawa. Kayo ay napasunod at napaniwala namin sa mga pagbabagong kami lamang ang nagdesisyon. Kaya nga kayo ay sumasamba sa mga idols. Nagdarasal kayo kay Mama Mary pero siya ay patay na. Kaya panahon na talaga na itigil ang ganitong mga klaseng pandiling lang. Sinasabi ko sa inyo ito ng napakasimple lamang. At huwag sana kayong masaktan. Pero kasi ako ay isang taong makasalanan at ito ay nakasulat din sa Biblia. At ayon sa Biblia, ang simbahang Katolika ay simbahan para sa taong bayaran. At ginagawang hanap buhay ang pagbibenta ng laman. Alam ko, nakakagulat ito. Pero ang mas nakakagulat pa ay patungkol sa mga Protestante. Ayon kay Jesus, ay sila daw ay mga taong inabandona ang isang relihiyon. Pero ayon sa Diyos Ama, sila daw ay ang mga anak ng mga bayarang babae. At darating din ang araw na sila ay susunod sa yapak ng kanilang ina na maging bayaran din. At dahil sa lahat ng ito, tayong lahat ay makakatanggap ng marka ng hayop. At ito ay sa pamamagitan ng pagsamba sa araw ng Linggo. At ang mga taong pipiliin ang pagsamba sa Sabado ay tutugisin na parang mga aso. Alam ko na napakalupit nito. Pero mas nalulungkot ako sa inyo na patuloy na ginagawa ito ng Linggo. Kasi ang Diyos mismo ang tutugis sa inyo. At maliliwanagan na kayo na mali ang lahat ng inyong mga ginagawa sa pangalawang pagbabalik ni Jesus. Pero nakakalungkot man sabihin kasi magiging huli na ang lahat. Kung sasabihin nyo naman sa Panginoon na hindi nyo alam, sasagutin niya kayo ng napakaklaro ng nabanggit ko sa Book of Revelation. Napakadami ng mga bakas o clue na aking ibinigay sa inyo at nagpadala din ako ng mga preachers. Pero mas pilili nyo itong baliwalain. Mas pilili nyo itong baliwalain at paniwalaan sina Joyce Meyer at Joel Osteen. Akala nyo ba kayo ay matatawag ng Kristiyano at pinapanood nyo ang mga nasa telebisyon kagaya na lamang ng Game of Thrones, The Dance of the Dragon at madami pang iba? Hindi. Hindi kayo pwedeng maging double-minded na mga Kristiyano. Isang Panginoon lamang ang dapat nating sambahin. Kailangan na nating magbago at mag-ayuno, kundi hindi kayo magiging handa. Ngayon atin namang tatalakayin kung gaano ba talaga ito katotoo. Ang video na ito ay ni-record noong 2014, pero ito ay isang kasinungalingan lamang at ginawa lamang ang translation na ito para siraan ang Santo Papa at para takutin ang mga tao. Ayon kasi sa Reuters.com ay may dalawang video na ganito ang ipinalabas. Ang isa ay mayroong tamang English translation ng mga sinasabi ng Santo Papa
At ang isa naman ay ang mga kumakalat sa social media ng isang napakamaling English translation ng mga pinagsasabi daw ng Santo Papa sa video. Ginawa lamang ito para mas mapaniwala ang mga tao tungkol sa One World Religion na mainit na pinag-uusapan sa ngayon. Walang ni isang sinabi ang Santo Papa sa Italian tungkol sa biglaang pagkawasak ang tinatagong purpose niya sa paglilang sa sangkatauhan at ang pagtanggap sa marka ng hayop at marami pang iba na kasinungalingan lamang. Ang insaktong interpretation ng Santo Papa sa kanyang video ay ang nais niyang pagkakaisa ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Ang clip na ito ay nirecord ng kanyang kaibigan na si Bishop Anthony Palmer sa kanyang iPhone. Ilalagay din namin sa baba ang mga links ng video na may maling translation at may tamang translation. At dun po nagtatapos ang ating video. Huwag po nating kalimutan ang tumawag sa Diyos sa lahat ng ating mga dinadanas at tinitiyak namin sa inyo na andyan lamang siya nakahandang tumulong. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga ka-PTV. Please don't forget to like and subscribe. God bless po sa ating lahat and stay safe po.